Kailang nagiging super sarap ang Pinoy food. Siyempre, araw-araw masarap ang sariling atin. Pero siguradong nagiging extra sarap pa ito kapag matagal-tagal ka nang hindi nakakakain nito. Diba? Kaya kayong mga nagbabakasyon abroad at kayong mga balikbayan natin, para sa inyo ang menu natin today dito sa Lutong Nasa. Hello and welcome to Lutong Dasa. Cooking Cousins cooking tayo. Cousins. Si Papi, ano to? Favorite cousin ko to. Ito rin, favorite cousin ko. Ito ang pinakamatanda naming pinsan. Huwag mo naman i-rub yung chaka, baka makatulog ako. Ito naman. Anyway, ang gagawin natin, mga favorite Pinoy dishes na nami-miss mo pagka, let's say, bumiyahe ka, for example, na wala ka ng mga 1 week, 2 weeks, hahanapin mo. Lalo na kung European food, oo, no? Oo, oo, oo. Walang kanin yan, eh. So, hahanapin ito yung mga pagkain na masarap na nagsasalo-salo kayo. Yes. At saka yung favorite ng mga Pinoy, yung tinatawag nila Budelfight. Budel. Ayun. Kamayan. Diba? Yung Budelfight, wow. Yung naka, may banana leaves yes, na rin dyan, yes. Tapos may kanin. Ang origin yan, sa mga sundalo. Sundalo. Diba? Kinikwento ng friend ko na nag-training. Ilalagay nila dyan. Tapos sardinas, tapos nakatayo lahat eh. Oo. Nakatayo lahat. Alam mo, nagturo sa akin, the first time ako nakatikim ng Budelfight, yung dati kong boss, si Secretary Reyes, di ba? General yun. Ang kwento niya, ang Budelfight, ano nga, isda lang nga yan, di ba, sardinas. Mm-hmm. Tapos sinisingit nila ng sili. Para kasi, unahan yan sa pagkain. Since lahat kayo nag-ano, pag natikman mo yung sili, maanghang ka, aalis ka, so there's more food for them. Ganun yun. Kaya talaga, yun ang style ng mga sundalo niya. Lagyan nila ng sili. Parang may mga ano dynamite, di ba, yung sili. That's funny. That's true, ha? That's how they do it. Dito sa Lutong Dasa, puro masasarap lang ang isasama natin sa ating kamayan extravaganza para everybody happy. Nasa inyo na yan kung magtatago kayo ng sili. Sisimulan natin ang lahat sa pambansang Budelfight favorite, ang inihaw na baboy. Magdadagdag din tayo ng isang Bacolod staple, ang chicken inasal. Masaya magkamayan kapag may binabalatan, kaya maghahain tayo ng nilasing na hipon. At siyempre, hindi mawawala ang ating napaka-versatile na Pinoy salad. Isa sa mga paborito, hindi pwedeng mawala sa Budelfight, ay inihaw na baboy. For sure. Ako, maski na hindi Budelfight, inihaw na baboy, kasama yan sa top favorites. Correct. At saka, the best cut for that is liempo. Liempo. Okay, now, para sa akin, may iba-ibang klaseng inihaw na baboy. May timplang, may toyo, may suka, may bawang, may 7-up. Ako sa akin, pinakagusto ko, rock salt and rock salt. Ako rin, pareho tayo. Diba? Magpinsan talaga tayo. Hindi kasi, Pat, maraming mga dishes, dinadaya nila by adding pork fat eh. Oh. Eh ito na yung pork fat. Yun na yung pork fat eh, di ba? So ito na yung wala ka na. Ang sabi lang ng isang friend ko, kailangan lang sariwa yung cut ng liyempo. Tsaka lean. Di naman itong liyempo na to. Lean, oo. Kukunti lang yung taba. Oo. Ang ganda. Kaso pag kinagat mo siya, kunyari, hindi mo napansin yung taba. Pero kakagatin mo rin. Pero ako minsan, pag bumibili ako sans ng liyempo, gusto ko medyo yung mataba-taba yung taba. Kasi di ba, pag iniihaw mo yan, yun yung nagiging malutong. Yes. Kasi kung masyado puro karne, nagiging matigas eh. Yung taba gives it that little juiciness. Yeah. Correct? Para marbling yan eh. Oo, marbling. Ayan. Basta sariwa ang karne, pwedeng-pwede mong i-highlight ang flavor ng liempo gamit lamang ang salt and pepper. Sabi nga ng iba, sometimes simple is best. So, rock salt, no? Rock salt. Ang ilalagay mo at saka paminta. Ito, ginagamit ko lang grill dito just for us dito sa kusina. Pero, kung meron kayong uling... Ihawan. Oo, perfect yun, no? Perfect yun. Minsan, gusto rin natin ng kakaibang lasa, di ba? Isa sa mga paborito kong gawin sa inihaw na liyempo ay i-marinate dito sa toyo. Calamansi juice, asin, paminta, bawang, at banana ketchup for 1 hour. Sarap! O para maiba, pwede rin kayong gumawa ng dry spice rub gawa sa brown sugar, chili powder, paprika, garlic powder, dried thyme, onion powder, asin, at paminta. Oh, ito na ibang timpla ng inihaw na baboy, di ba? Pero liyempo rin siya. Mm-mm. Okay? So, ito, may toyo. Yung iba nilalagyan ng brown sugar so that
pag chinar mo siya, may tosta. May tosta. Oh. Like, I mentioned nga, yung mga iba, alam ko, naglalagay ng 7-Up. Oo, oh, diba? iba. Sa, totoo ba yun, Sandy, yung 7-Up, nagiging tenderizer? Nagpapalambot? Ay ko, napasok ka na ba? Hindi totoo. Pagpatamis lang, no? Actually, ang mga soft drink kasi, very acidic eh. Oh. So, kala nila nakaka-tenderize. Oh. Pero, I don't really think so. Oh. Diba? So, anyway, mag-ihaw tayo nito. Ito yung version ko na gustong-gusto ko. Ako rin. Okay, yan. Simpleng version. Ito yung dry rub. Yan. Pero ang ganda ng amoy, oh. Naamoy pa yung paprika, oh. Yung paprika. Hmm. Pwede mo rin isarado na ngayon. Now, kung wala kayong ganito, ang suggestion ko talaga, the best is... Uling. Uling. Oo. Ang mura ng uling. Uling. Oo. Di ba, tapos ipapaypay mo. Yeah, di ba? Pero like I say, kailangan yung distance. Oo, yan, hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa naman. Pero pat gusto ko kasi medyo tostado talaga. Oo. Pwede yung taba na malutong. Oo, ako rin. Mm, tapos isasosa mo sa sukat na maangkang, na maraming sili. Mm. Ay, kawali, nalagyan mo pa ng toyo. Or toyo suka, o suka ka lang. Actually, sa akin, hindi ako naglalagay. Salt, pepper lang, inihaw lang ako kumain. Ah, ako hindi. Gusto ko may sasa. May suka na may konting toyo, may bawang, may kalamansi, may sili. Ayun ang mga gusto ko. Yan ang kain Pinoy talaga, no? Oo, kain Pinoy. Tapos nagkakamay ka. Yow! No? Ano, mainit na mainit ang kanin. Nako! Ayan ang masarap. Pag nag-boodle pie tayo, maglalagay ako ng sili dun sa ilalim ng kanin. Ako rin. Ako rin, lalagyan yung pulang sili. Yung napaka-anghang. O, balikan natin to pag naluto na. Habang iniihaw natin ang 10 minuto ang bawat gilid, bibigyan pa namin kayo ng isang tip. Hanggat maari, huwag niyong hugasan o ibabad ang inyong pork sa tubig dahil natatanggal nito ang malasa nitong natural oils. Okay, ganito gagawin natin. Putol-putol naman tayo para individual yung ano niya. Yung portioning niya. Okay. Mag-ganyan sizes lang pa. Ah, diba? Bite size. Oo, bite size. Kasi konting ganyan, tapos maraming kanin. Ito. Sige. Itong masarap. Tapos, para isang subo lang, no? Oo. Tapos kunyari, kakagatin mo yung laman lang, pero may nakadikit na taba, di ba? No? Niloloko mo yung sarili mo. Ganun. Walang lokohan. Mm-hmm. Mas mura to kumpara sa baka, di ba? Mahal na ngayon. Ang mahal na ngayon. So, medyo nagmahal na rin ang baboy, parang mga 300 pesos isang kilo, ang yempo. Pero, pag ikaw, mag-iihaw nito, mas mura kaysa sa nagsistig ka, siyempre. Pero ito, Pat, alam mo, itong klaseng ulam na ito, yung konting ulam, maraming kanin. Maraming kanin. Yan ang malasa, di ba? Oo. At saka kung gusto mo, para makatipid ka pa sa ulam, maraming sarsa. Yun. Di ba? Ako gusto ko yun eh. Isang pirasong pork chop, tapos mga walong tasang kanin. Di ba? Parang ang lupit naman doon. Yung binabudget mo yung ulam, di ba? Hindi ako, ang proportioning mo dyan, isang pork chop, isang tao. So kung apat kayo, apat na pork chop lang i-anoin mo. Actually, marami na nga yun eh. Di ba? Diba? Minsan, apat na isang pork chop, apat kayo. Ang init, yun, yung parang hindi pilit yung situation, yung talagang wala nang iba. Wala nang iba. Sarap na gano'n, ano? O isang pirasong manok, tapos daming kanin, baba, meron kang seasoning soso, ay, naku, patay kang bata. Maraming kanin, pag ininom mo yung coke, may rainbow, di ba? Sarap nun. Pagkausap mo talaga, mahilig kumain. Ang sarap mag-imagine. Ito nga, nagpipigil lang ako, gusto kong magtikim eh. Yeah, of course. Sarap! Okay na to. Ready to serve na to. Assemble na natin yung iba. Tatlong napakasarap na versions ng ating pinakamamahal na inihaw na liyempo. Ang dali lang, di ba? This is going to be isa sa mga few dishes para ma-assemble natin yung ating boodle pie. Kaya hindi natin ito muna tinitikman dahil kailangan natin i-reserve para sa boodle pie. Balansin-balansin ito. Diba? Meron tayong seafood, yummy chicken, pork, may gulay tayo. At gulay. Magugulat ka sa gulay natin. Ang sarap. Magpabalik ang Lutong Daza! Bow! Fresh po yan talaga. Ayan na. Ako, yes po yan. Hindi ko mo. Wala po atang papinan. Ma'am, sir, meron po tayong pre-onibu chicken. Ito, boss. Ice cream, buy one, take one. Tsaka wait lang ako nga pala, meron nga pala tayong libreng topping. Mamili na kayo, Jambe. Ano bang gusto nyo? Ha? Graba, buhangin, o simento. Di matapos ang singhalan kung ano ang kaibahan. Siyempre, itong challenge na to is first to make 3 points.
Okay, pwede mo kong balyahin kung kaya mo. Kung kaya mo. Oy! Traveling! Oh no! It's Biro only! It's Biro! Sunbet 25! Biro only, bro! Para sa ating mga magulang, stress galore ang pagkakasakit ng anak. Pero ibang level ang naranasan ni DJ Nicole Yala tungkol dito. DJ Nicole Yala here. Excited na akong i-share ang aking kwento ng pag-asa at pagmamahala ng pamilya dito lamang sa Moments. Abangan! Moments. Panalo tayo pag together. Walang talo pag together. Let's get together. Sa Net 25. Di, Ma. Ha? Ating gabi na. Wait lang, Ma. Minsan lang kasi ito, Sen, Ma. Minsan? Eh, one-one, inaabangan mo yung... One-one, two-two... Hi, Miss Jane. Sa'yo lahat yan. Ah, kalahati pa lang po yan, Ma'am. May paparating ba po tayo mamaya? Ha? Charlie, maikukonsider bang addiction yung mga ganap ni Jane? Parang okay naman yung term addiction. Araw-araw may bagong kaalaman dahil sa Tony Knows, Everybody Knows! Your Kuya Tony Petgaba na hindi naubusan ng tips, syempre, from DIY to life hacks, sagot ko na yan. Saan ka pa? Let's all play together, let's have fun together. Tara na, sumali at makigulo sa aming kada challenge. Sa kada umaga, kompleto na ang inyong umaga. Isa sa mga favorite places or probinsya na gustong-gustong-gusto ko is Bacolod. Oh, para sa Boodle Fight? Para sa Boodle Fight. At saka sa akin, pag nagpunta akong Bacolod, hindi pwedeng hindi ako magpunta sa Manukan Country. Yes! Di ba? Ayam ko rin yan. Di ba? Yung Manukan Country. Now, etong recipe na ito, this is an authentic Bacolod recipe or inasal recipe, no? Ang key talaga dito is yung suka. Suka, alam ko. Now, akala ko before dahil sa Bacolod, maraming sugarcane. Kala ko sugarcane vinegar, hindi pala. Hindi, it's coconut vinegar. Oh. Pag hindi coconut vinegar ang ginamit mo sa inasal, ibang-iba ibang lasa. Okay. May tawag nila dyan, sinamak. Yun, di ba? Sinamak. Oh, sinamak. Well, galing talaga ni Patty. Alam mo, malalaman mo yung matakaw eh. Alam niya lahat eh, di ba? Mana-mana yun, ha? Mana-mana. Magkabagana kami niyan eh. Baka iniisip ninyong nakaka-intimidate gumawa ng chicken inasal ng Bacolod? Nako, trust me. Basta nakahanda na nga yung ingredients nyo, simpleng-simple lang ito. Nasa marinade talaga ang sikreto sa chicken inasal. Dapat nandyan ang lasa ng toyo, coconut vinegar o sinamak, bawang, luya, calamansi juice at lemongrass. Ito ano ito eh, optional ito eh. Itong yung tanglad, no? So, tanglad. Kumuha ka ng ganito, para lang ilabas mo yung mga juice. Yan, ganyan lang. Yan. Oh. Lagay natin ng ganyan. Very important din ito, yan. Pag galit ka, di ba, pwede? Gusto ko yung pangpadlabas ng galit yan, di ba? Isang kapang! Ha-ha! O, yan. Di ba? Ang ganda ng amoy ng ano, eh. Ng tanglad, oo. Okay, malinis, di ba? Okay na yan. So, lagay natin itong ating toyo. Toyo. Lagay natin itong ating ginger. Luya. Maraming luya, di ba? No? May kalabit. Alam mo, ito yung mga amoy na hinahanap mo eh. Mm-mm. So, grated ginger. Huwag mong ititipid yung luya. Hindi. Maski na mahal-mahal ng konti. Huwag lang sobra. Oo, sobra. Diba? Yan. Bawang. Tapos, alam mo, ang usually ginagamit dito, kung gusto mo, ilagay mo sa plastic overnight sa refrigerator. Yung Ziploc, diba? Yes. Para hindi lumabas yung timpla. Yan. Tapos,
Ang importante din dito, pagka kasi ihaw ito eh. Oh. Part nung sarap ng inasal, yung sa charcoal. Diba? Now, importante naman, napapansin mo, pag hilawan chicken, anong part ang mapula-pula? Yung nasa mga litid-litid. Sa mga buto, buto, diba? Buto. So, lalagyan mo ng slice mo. Dun sa may buto, di ba? Correct. Okay. Kasi ito yung pinaka-matagal maluto. Maluto, eh. Yung malapit sa buto. So, lalagyan mo ng konting hiwa, di ba? Para makapenetrate yung uling. Para maluto ka agad. Yan. Kasi dapat, di ba, kailangan paalala mo, Sandy, na dapat ang manok talagang linuluto ng mabuti. Oh, oh. Dahil kung hindi, kung hilaw yan, salmonella ang pwede nilang magkasakit. So, ayan na. Okay, buhusan mo na yan, Pat. Okay, buhus ko na. Ayan. Ihanda na rin natin ang ating basting sauce na gawa sa melted margarine at achuete powder. Gagamitin natin ito mamaya habang nag-iihaw. Hintayin natin matunaw. Matunaw lang siya. Matunaw yung margarina tapos yung achuete. Yun lang. Yun lang. Yan ang basting sauce niya. Ganun kasimple. Naku, Sans, alam mo, may naisip ako. Pag may natira dito sa basting sauce na to, may naisip akong gawin dito sa matitirang sauce. Secret, mamaya, ituturo ko sa'yo. Okay lang, no problem. Alam mo, pag utom nga, may sero, kakainin mo. Kakainin mo talaga, hindi ka na choosy. Ito, ngayon, ang pwede mong lagay dito, yung chicken fat. Diba? Chicken fat. Yan. Paano nakukuha yung chicken fat, Sans? Kukuha ka lang ng dry pan, non-stick pan, tapos meron ka mga balat ng manok, yung matira-tira, yung mga extra sa puwet, normally, di ba? Sarap din yung puwet, huwag mong tanggalin yun. Yun yung matabi-tabi, no? Tapos, itusta mo lang siya in very, very low fire, lalabas yung mantika nun eh. Ayun na yun. Tapos pag nilagay mo na ang chuwete, yun na yung chicken oil. Okay. Okay, yan na. Now, if you have time, kung may oras ka, i-marinate mo overnight. Overnight. I-ano rin natin to, di ba? Pwede rin i-turn-turn once in a while. Yan. Tama yung even yung pag-ano niya. Even yung pag-marinate. Alam mo, ang sarap magluto pagka mahilig kumain yung kawasama ko, di ba? Eh kami nila, Patpi, pag kumain kami, talaga kami. Hindi kayan eh. Actually, lamon tayo eh. Lamon. At saka habang nagsasalita, puno yung bibig. Nakakapagkwentuhan, gano'n. Multitasking ang tawag doon. Naglilipatan ng kanin. Okay, ready na to. Ready na. Sige. Ihaw na tayo, Pat. Okay. Habang iniihaw, tuloy-tuloy lang i-baste ng manok para siguradong hindi ito matuyo. Importante rin, Pat, yung distance ng apoy at saka yung chicken. Chicken. Kasi kung masyado malapit, sunog yung labas, ilaw yung loob, di ba? Hirap ka mag-uling, yung ihaw sa uling. Oh. Ako pinapasok ko sa oven. Sa oven. Pwede rin sa oven to. Of course, iba lasa, no? Iba, oo. Oh. But, or ako, ginagamit ko, kasi pag nasa condo, yung linalagyan ko yung grill pan, tapos yung dyan sa lutuan, yun ang apoy pa rin. Ah, okay. Pero hindi sa oven. Yung charcoal kasi, ano eh? Iba eh. Oh. Pero ang maganda sa oven naman, siguradong luto lahat. Oo. Di ba? Ito na yung inihaw na manok natin, yung inasal. Chicken inasal. Amoy mo. Tell me kung ano na amoy mo. Manok. Amoy barbecue. Hindi, pero yung ingredient. Amoy mo yung yung suka. Suka, toyo. Oo. Diba? So, ito na yun. I-assemble na natin yung iba. Pag nakita mo ito, all put together, matatakam ka dito. Alam mo, meron tayong natirang basting sauce, yes, di ba? Oo. Ano gagawin natin? Kanin. Isi parang sinangag. Gutom na gutom si Pat. Sinangag. Para sa mga mahilig sa kanin, masarap na idea ito. Fried rice gamit ang ating natirang basting sauce. Mag-init lang ng mantika, tapos igisa ang bawang hanggang ito'y matusta. Ibuhos ang basting sauce sa kalan at idagdag na rin ang lutong kanin. Adjust mo lang ang lasa kung kinakailangan. At meron ka ng malasang sinangag. Ito yung margarine at saka yung achuete powder. Achuete powder. Tignan mo ang itsura niya. Oo, diba? Tignan mo. May lasa na yan. Flavor may lasa. No? Correct. Oo. Ayan. Wow. Diba? Yan ang kakamayin natin mamaya. Ay, sigurado. diba? Hindi masarap yan sa kutsara. Oo nga, diba? Parang bitin yung taste. At saka huwag ka na mag-ano, kutsinyo-kutsinyo, diba? Kamay, ganyan. May chicken inasal ka na, may sinangag ka pa. What did we tell you? Ang dali, diba? Sandy, meron na tayong manok, meron ng kanin, meron na tayong inihaw na baboy. Kompleto na ba? Hindi pa. Alam mo,
meron pa tayong iso-surprise sa kanila. Kasi meron tayong guest na gusto ko makita yung natural nila na reaction pag na-experience nila yung boodle fight na ipipresent natin sa kanila. Oh, yun. So, sasamahan nila tayo gawin yung nilasing na hipon. Yung. Para may seafood, may chicken, may pork, tapos mamaya may ensalada pa. So, complete ang ating balance, food, yeah. Ano, di ba, yung food groups. Yeah. Okay? Yeah. So, magbabalik po ang Lutong Dasa! Namin tayong bidarkada sa nakapag-inspire through their success stories. Bisitahin natin ang makulay na mundo ng rug couture na si John Jade Montecalvo. Naisip ko na maging resourceful sa mga materials na ginagamit ko since yung basahan nga po tsaka yung mga retasa lang yung meron ako. Naging malaking dagok sa kanya when she was diagnosed with cancer in 2020. Pakinggan natin ang inspiring story at advocacy ni Nelson Luis. Kapag may pinagdadaanan kang mabigat, we can choose to reframe our perspectives and focus on the positive. Halina at sampulin na natin ang katakam-takam na Leonardo's Lechon ni Leonard Aquino. Kilalanin natin si Manjit Riandi, ang ating Be the Best of the Week. Maganda yung ginagawa ng dalawang bata. Gusto po kasi nila makatulong. I think that deserves a very good reward. Muli ako po ang inyong host, Aga Mulak, na lagi nagpapaalala sa inyo, you can be the hero that someone needs. Fresh po yan talaga. Ayan. Hindi ko mo. Wala po atang papinag. Ma'am, sir, meron po tayong pre-onibu chicken. Ito, boss. Ito na ice cream. Buy one, take one. Tsaka wait lang ako nga pala. Meron nga pala tayong libreng topping. Mamili na kayo dyan, be. Ano bang gusto nyo? Ha? Graba? Buhangin? O, simento? Di natapos ang singhalan kung ano ang kaibahan. Siyempre, itong challenge na to is first to make 3 points. Okay? Pwede mo kong balyahin kung kaya mo. Kung kaya mo. Oy! Traveling! Oh, no! It's B.O. only! It's B.O. Sunday 25. B.O. only, bro. Para sa ating mga magulang, stress galore ang pagkakasakit ng anak. Pero ibang level ang naranasan ni DJ Nicole Yala tungkol dito. DJ Nicole Yala here. Excited na akong i-share ang aking kwento ng pag-asa at pagmamahala ng pamilya dito lamang sa Moments. Abangan! Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together, Sunday 25. Okay, to put a balance to our dish, okay. No, we've had what? Chicken. Inasal, meron tayong iniyo na baboy, ngayon naman seafood. Seafood, okay? Hipon. Hipon. Before we do that, we will call it our special guests. Plural, ha? Oo. Ito, sila sa isa sa mga pinakamagandang couple in show business. Napakagandang babae, napakaponging lalaki, very talented, nai-insecure tayo. Hindi, huwag mo na ako idamay. Ikaw noon. Dinamay pa ako, pambira. Walang iba kung hindi ang The Crawfords, Billy and Colleen Crawford. Ayan, tingnan mo naman ang papayat. Ang ganda-ganda. Hello.
For Amari. For Amari. For Amari. Amari. Ah, okay, that's a start. That's a start. Yes. Pero super healthy. Healthy. It transfers naman to ano, food for us kasi nilaga or siniga. Yung mga magulay. So in short, yung mga patapon or leftover sa akin. Kay Amari yung fresh. Hindi naman. Di ba? O ito, tuturuan na tayo okay, sa ating. Actually, simple lang itong dish na ito. This one is called nilasing na hipon. No? Mm. Ang nilasing, kasi gagamitan natin ito ng inexpensive na Chinese wine. You can find this in the grocery. Lahat ng ingredients nito, mahahanap mo rin sa grocery. Ang suahe, toyo, green onions, oyster sauce, grated ginger, sesame oil, siling labuyo, calamansi, at ang Chinese wine. Then you can you can just put it here. Okay. Yeah. Okay lang, It's okay. Iinit naman niya yun. Okay. Ibakan mo na lang siya na ganyan. Yow. But Billy, somebody told me you lived in Paris. Yes, sir. Oh, where? Where in Paris did you live? I lived everywhere. What Paris, part? What Franconville, which is North Park. Okay. Marunong ka pa ba mag-French? Oui, je parle français. Oh, ayun nga. Sige nga. I forget it all about. Nakalimutan ko na eh. Nakalimutan mo ang practice eh. Maraming difference eh. Sila natuto mag-Tagalog sa akin. So anyway, teka muna, balik na rin. Ipakilagay mo dyan na yes, remove the cover. Yes, okay. So saan ka? Doon kami sa ano eh, Billy, sa may Pantheon kami. Pantheon. We're the Philippine restaurant. Yes. I work there. Malapit lang kasi sa Champs-Élysées. Yes. Okay. Around that area in Arc de Triomphe. But but I lived medyo far away from Paris. North of Paris or south of. Yeah. How long did you live there? It was almost 6 years. Tinuwa siya 6 years na alala niya mag-French? Kitayin mo naman yung bandila natin. 1970s ito eh. Tatay niya hindi mapinapakan na ito. Talaga, pati. Eh, ito parang kami. Parang napasama yata yung dalaw namin. Talaga kami. Ano, Carino, brutal kami eh. Okay. So, mamaya, babatuhin ko bahay niya. Ito, the moment it changes colors. Siguro naging orange siya. Okay na yan. Mga ilang minutes yan? Siguro mga 5-10 minutes. Mabilis mo yan. Yes, oo. One of the easiest. Ang buhay talaga nito, nandito sa sauce nito. Ito yung toyo. Okay. Siyan ako mahilig sa sauce. Yan, yan. Ikaw naman. Sige. So after yan, or yan, yan ang dipping sauce. Oh, dipping. Yeah, because on its own, walang lasa. Walang lasa. Seasoning. Go, lagyan mo na yung ginger. So ginger. Ginger. The whole thing, right? So there's a little sweetness on the oyster sauce next. Mm-hmm. Oh, I can't wait. Ano nilalagyan pa ng oyster sauce? Para may konting tamis, di ba? Okay. Oyster. 1, 2, 3. Tapos sesame oil. Sorry. Yeah. Na-carry away. Nagutom ako eh. Tuyo-tuyo na yung lalamunan ko sa gutom. Sa gutom. This is Sesame oil. Yeah. Sesame oil. Okay. Wow. And then spring onions. Onions. Spring onions. Okay. Ito yung mapapakanin ka. Oh, yes! CD. You can imagine, ano, what's, okay. And the calamansi. Ay, hindi rin. Mahilig ka ba sa maanghang? Yes, I do. Kasi really, ikaw. Kung kaya ko lang. Minsan sobra. Mababa yung tolerance mo sa anghang. Sigurado si Billy marunong magluto, tumira ng abroad eh. Hindi pare, hindi ka pwede magluto. Hindi pwede kasi hindi ako makakakain. Yun, ang bottom line nun. Hindi ako makakain. Tsaka yun ang unang-unang binili ko sa France. Rice cooker. Ah, really? Nung nakatira ka, Billy, sa Paris, anong Pinoy food ang pinaka-na-miss mo? Tuyo. Danggit. Pwede niya kainin everyday. Yeah. Really? Ah, talaga. With kamatis. Tuyo lang. Saka kanin. Saka fried egg. Tapos yung tuyo mo, sinasosa mo sa suka. Ang daily routine ko is appetite ng carpintero. Yun lang ako. Sobrang sinangag, sinangag na kanin na may mga tutong-tutong pa. Tapos isang kaldero nun, okay na ako. Tsaka isang tuyo. Happy na ako. Nakakamiss talaga. Kanin talaga. Kanin. It's the number one thing na all Filipinos look for in another country. After a while, no? My dad calls us rice burners. Rice burners. Yung natawag yung tatay ko sa akin. How about you, Colleen? Did you learn how to cook? You lived abroad, right? No, I always lived here lang. Pero hindi ako kumakain masyado ng rice. Ever since bata pa ako. Talaga, hindi ka mahilig talaga. Yeah, pero kung paella, fried rice, yung flavored. Ayan, meron tayo para sa kanya.
Ayun, yeah. Kuli, pag ikaw, pag nag-abroad kayo ni Billy, pag uwi ninyo, anong unang hinahanap niyong ulam? Ano ba? Parang corned beef. Corned beef! Corned beef. Oh, yun ang ultimate and comfort food. Oh, yeah. Corned beef or tapa. Tapa. Silog. Mga silog. Silog. So, tapa, yeah. Tapa, tosino. In fairness, yeah. Kung matagal ka in another country, hahanap-hanapin mo yung sariling ating pagkain. Yeah. Yes. Yung local food talaga. Filipino pero silog food. Talaga eh. Kasi silog nga. Iba talaga yung comfort yes. Na nabibigyan ng mga correct. Silog. So, regardless kung pang-breakfast yan, kakainin yeah. Nyo pang tanghali o pang hapunan. Yan ang pusong Pinoy. Yes. Oh, yeah. Hindi nagano, no? Hindi hinahanap kung breakfast food yan, wala. Lunch, dinner. Masarap ang breakfast food any time of the day. Yes. Yung favorite ko din, breakfast food. So, your favorite breakfast with is corned beef. No naman, pero parang nakaka-miss siya. Ito ang paborito kong part sa lutong dasa pag may kabanding na kami ni Patpi sa kusina. Pero kahit masarap ang usapan, huwag niyong kalilimutan yung niluluto ninyo. Lalo na pag sobrang mabilis maluto ng ingredients tulad ng hipon. Oh! How clever is that? This is new to me. Yes! It's a new contract. And then you can just drop it. Galing. It's so awesome. Parang halanganin siya pag... Nakakatawa. Ang alam ko rin kanina clamp eh. Yeah. Yung palaro siya pang... Kanina, ito gusto mong gawin. Ang galing din nila Colleen at Billy. Sa konting halo-halo at chika-chika lang, nakaluto na sila ng nilasing na hipon. Okay, o tapos ngayon, Sandy, ano na? Next tayo, we'll shift to our last dish. Our last which dish. Which is our Pinoy salad. Pinoy ito, salad. Ito, kakaiba ito. Uh-oh. Kasi ito, I tried this in the Visayas before, and I created my own, ito result. Okay. So makita niyo to. Pabalik pa po ang Lutong Daza. Itong relo ko, sikat na sa iyo, may relo ka naman pala. Eh, ba't lagi kang late dito? Wala pang baterya. Ako nagbibilang. Marunong ho ba kayong mag-Ingles? Ah, yun lang, ma'am. Di po marunong yan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Meron po akong interpreter. Interpreter? 30 seconds! 10! 9! Araw-araw may bagong kaalaman. Dahil sa Tony Knows, everybody knows! Your Kuya Tony Petgaba na hindi naubusan ng tips, syempre, from DIY to life hacks, sagot ko na yan. Saan ka pa? Let's all play together, let's have fun together. Tara na, sumali at makigulo sa aming kada challenge. Sa kada umaga, kompleto na ang inyong umaga. Bingo sa Sine Throwback. Ba't mo pinamigay yung kalabaw? Hindi naman natin yun ah. Kanya ko nga pinamigay yun. Manipis? Manipis? Oo nga, manipis. Manipis? Ayan, yeah, makapal. Superman! I am Superman! Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net 25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together, sa Net 25. Sa bawat sumbong may responding katapat, hindi nagdadalawang isip na tumulong sinuman ang nangangailangan. Isang batang 9 na taong gulang, nagsauli ng perang napulot sa kalsada. Ang kanyang kabutihan, ating kinilala. Inirereklamong pila ng tricycle sa Muntinlupa City na napakahaba. Lokal na pamalaan, ating kinalampag. Mga sira at tinapo ng tsinelas, ginawang art para magkaroon ng kabuluhan at pagkakakitaan. At mga tampok sa ating i-responder, grupong Solar Hope, nagbibigay liwanag sa mga madidilim na lugar sa Luzon, makikilala na! Mapapanood nyo kami sa mga sumusunod na mga channels. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde
mata ng mamamayan. Oh, Pinoy salad ang gagawin natin ngayon. This is something that's kind of unique kasi this is something that you don't really see in many tables. Oo, kasi matrabaho eh, di ba? Medyo matrabaho. Hindi katulad yung mga salad na continental, salad dressing, bote. Ano lang ito? Yes. Simple lang ito eh. Pero sabihin ko sa kanila ingredients. Meron tayong talong, meron tayong talbos ng kamote, kangkong, at saka sitaw. Kamatis, chopped sibuyas, chopped red eggs. Tapos what'll bind all of this together is bagoong alamang gisado. Bagoong alamang gisado. Ayan, di ba? Natalunok sila. Gutom na. Ito lang ang Pinoy ensalada, Sandy, maalat. Okay. Hindi katulad ng mga ibang, di ba, yung mga sweet-ish dressing. Yeah. Sweetish, yeah. Vinegarish, di ba? Yes. Ito, maalat. Okay. Billy, you wanna start by grilling the, start mo yung talong yan. Actually, ito, mas masarap talaga kung yung uling, yung charcoal. Sure. But ito, this will do. Yan. Yeah. Ang mangyayari dyan, bubulay yung loob niyan eh. Tapos at the same time, parang niluluto niya, kumukuloy yung loob niyan. Okay. I can smell it already. Yeah. Okay. Yeah. Colleen, ikaw naman, okay. You put the talbos ng kamote, kangkong, each one side each. Okay. Yan. Talbos ng kamote. Yeah. Kind of like art. Yeah, actually. Yeah. It's nice to look at. It's nice to look at. And then kangkong. And then leave space for the sitaw. It's on the sitaw. Okay. It's but you want to remove the cover. But teka muna, gamitin mo yung ano. Kailangan ko yan, Miss Pat. Kumpirma ng cheque. Kamay ko. Okay. Ayan. Nice. Okay. Everything. So steamed lang ito. Steamed lang ito. And you have this dish chilled. Malamig. Hindi na necessary. Basta hindi kailangan mainit. Hindi kailangan mainit. Eh. Mga ilang minutes ang pag-steam? 5 minutes? 5, 7 minutes. Okay na yan. Di ba? Okay. Sige. Tapos importante rito, you chop the vegetables, yung uniform ng sizes yes, niya. Yes. Para sabay-sabay sila maluluto. Yan. Okay. Balikan natin. Meron bang klaseng bagoong na kailangan gamitin for ensalatang favorite na bagoong magamitin mo? Whatever bagoong alamang gisado, yun ang gamitin mo. I'm sure you've been counted. Hindi pwede yung balayan. Pwede yung balayan. Try mo, pero mas masarap ito. Ano yung difference? Ano yung balayan? Balayan is fish sauce eh. Oo, parang fish. That's liquid. Liquid. Yung pangasinan. Yung panggali sa pangasinan. Yung alamang, yung maliliit na hipon. Okay. Balayan is fish. Yeah, that's all. Okay, yan. Yung mga ginagamit sa kare-kare. Yes, correct. Yan. Naku, nagutom na rin. Nagutom na rin ako. Ano ba ginagawa natin? Pwede mo mag-snap. Tapos na. Boodle fight na. Dito pa lang masarap ng kwentuhan dahil pagkain ang pinag-uusapan. Paano pa kaya pag magtagal-tagal kang wala sa Pilipinas, no? Kaya kung meron kayong mga balikbayan na kamag-anak o kaibigan, nothing will say welcome home tulad ng paghahanda ng isang boodle fight. Ito na yata ang pinakamahirap na parte sa paghahanda ng isang Pinoy salad. Mas madali talagang balatan ng talong habang mainit pa ito. So, huwag niyo siyang masyadong palamigin. Okay, so we've charred the talong, di ba? Mm-hmm. We've chopped it up, we've peeled it, chopped it up, and then steamed the talbos ng kamote, kangkong, and sitaw. Sitaw, okay, go ahead. And then we will assemble it. I'll show you how to assemble this, ha? So si Colleen is going to chop it. Para uniform, no, yung mga gulay natin. Yung sizes natin. Niya, yung sizes. Sizes, correct. Now, you can arrange it on one side of that round plate. Is this small enough? Yeah, yes, that's good enough. That's fine, no? Ayan, put it here in one side. Parang ayusin natin, parang siya. Decoration. Parang clock, relo, diba? Yan. Relo, ayan. Okay, wow. Expert na rin si Colleen mag-chop-chop. Kaya ko yung sobrang maliit. Baby food, baby super food. Super liit na eh. Super liit. Langgam, kaya niya. Inihaw na langgam kung gusto niya. Oh, next is the talbos ng kamote. Kamote, same. Yeah. While I'm doing this, you can put the sitaw na? Yes. Yeah. Okay. The sitaw is steamed already. So, okay. Actually, you can have this chilled. Eh. Pwedeng, chilled. Cold. Para refreshing. Our hands are clean. Yeah. Just to let everyone know. Yeah. But we can put this as already chopped anyways, right? Yeah. So I'll help you put this on the side.
Alam mo ang pwede mong gawin, Billy? Ihiwalay-hiwalay natin so that hindi magkakatabi yung green. Mga green. Yes. Alam mo, what do you think? Diba? Sure. Pwede tayo mag-camouflage. Yeah. No? For it to look prettier. We can put tomato between them or, di ba? Tama. Okay. Ito na lang. Here, you can use. Yeah. Presentation. Presentation. Okay. Yeah. Don't be shy. It's Boodle Fight. Let's use our hands. Ito, kamatis. Ayan. Katabi ng green dito. Abusin ko mo na ito. Abusin mo. Sayang yan ba? Sayang. Maliit lang kamay ko eh. Okay. There you go. Sige. Anong gusto mo lagay next? Ngayon, kamatis. Kamatis. Kamatis tayo. I wonder if it's all gonna fit. I think so. Well, pagkakasayin natin yan. Let's leave a little space for the bagong in the middle. For the bagong. Maliit lang naman yung bagong. Just make it into a mound. Naku, nakialam na. Ano yung mga ganyan, di ba? Pagka binubuksan mo yung kotse, okay, nalak. Ang daming gusto makialam, no? Okay, ayan, talong. Tapos yung ano. Talong. Ayan. Ay, naku, ito yung nakasya ano. Nakasya ba? Nakasya. Talong na susunod. Oh, yung talong ang hindi ko alam. Hindi, we don't have to put everything eh. Kasi dabagoong pa. Dabagoong sa gitna lang. Yeah. Maliit lang naman. Tapos yung itlog na maalat. Dalawa na lang. Kaya. Ang kanuha niya ng panaan. Ito na lang muna. Okay. Yan ba? Kasi sige. Mas madaling maghanap ng maliit na space. Eh. Okay. I think. Hello? Pwede can ganito. Compress. Yeah. There. Kasi that looks so good. It does. Tapos yung red eggs, yung itlog na maalat na lang. Ayan. Kasha. Ang sarap nito. Believe me, ang sarap nitong dish na ito. Tsaka kakaiba. Wow, it looks so nice. Masarap ito talaga pag nag-aagawan kayo sa pagkain. Tsaka ito, what you Boodle, do eh. is you get a little of everything. Uh-oh. And then, lagyan mo ng bagong alamang, haluin mo, mm-mm, yung bagong alamang panlasa mo. Panlasa. Yan. Oh, yan. Okay. Then, ipapatong na dyan yung bagoong. And then, no, you can leave it there. Yeah. Pwede na yan. Okay. Oh, see, ang ganda ng presentation. Ganda, beautiful. Okay, we're ready to eat. We're ready to eat. Gulay pa lang, solve na solve ng Boodle Fight natin. Remember, malaking bagay ang presentation because we also eat with our eyes. Yan talaga ang pinaka-inaabangan, ang kainan. Dinagdagan pala ni Sandy ng bagoong. Tapos yung sarsa, ito. Sa nilasing na hipon. Game! Okay. Ready! Sa pagbabalik ng lutong dasa! Tara, away na! Nakakaaliw at nakakabaliw. Let's take a look at our starting gamers for tonight. Mike Basco, a.k.a. Mawili Taylor. Herwin Santos, a.k.a. Apple D.A. Christopher Samson, a.k.a. Kuko Martin. Michael Angelo Lasak, a.k.a. Mr. B. Paul. Sino ang nakasama ni Mel Gibson sa isang Oscar-winning movie na The Year of Living Dangerously? Mr. B. Dunn! B! Start again! Agad! Agad! Kaya araw-araw may bagong kaalaman dahil sa Tony Knows, everybody knows! Your Kuya Tony Pesgada na hindi naubusan ng tips. Welcome on board! The point. What motivated you to rise to challenges in your life? My father. Punto por punto, sasagutin ang mga kontrobersiya. We try to avoid mixing politics with business. Democracy is empty when you have a lot of people who are poor. Alamin ang katotohanan kasama si Attorney Sal Panelo with Go Negosyo founder Joey Concepcion sa Counterpoint tuwing Miyerkules alas 10:30 ng gabi dito sa Net 25. Actually, we're good friends, but sometimes we don't agree. Isa ka ba sa nagulat sa mga gastos sa biglaang pagkakasakit o pagpanaw ng isang mahal sa buhay? Nakarinig ka na rin ba ng mga kwento na kahit
Masakit mawala ng mahal sa buhay o magkaroon ng may malubhang sakit. Kinaya pa rin nila na pinagdaanan dahil may insurance na sumagot ng gastos. Perhaps many of us are also planning for insurance to have funds available for emergency situations and even death and critical illnesses. Pero paano nga ba ang pag-invest sa pamamagitan ng insurance? We'll find out from our special guest, Mr. Harold De Leon, First Vice President of Security Bank Corporation. This pandemic has really taught us the value of insurance. And I strongly encourage you to get protected. Do it now. Mahirap ipagpabukas ito. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Assembly time. Assembly time. Yay. Let's go. Pagkatapos ng assembly hindi time, eating time, time. Kaya din. What do we have, Billy? What do we have? Chicken and asal. Inihaw na baboy. Ang napaka-masustansya ang inihaw na baboy para sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Buhay. Nilasing na hipon. With the sauce? With the special sauce that we have. Mm-hmm. Meron tayong Pinoy ensalata. At may ano kasi guys ito yung ano eh ito yung basting ito sauce yung inasal ginawa namin fried parang rice. chicken oil rice. So habang ina-assemble niyan gagawa naman akong one portion for all of us okay. Itong salad natin so maybe Colleen ikaw and Billy ayusin na niya ayusin nila gusto mo ito. Papakita lang natin yung presentation para pag may mga balikbayan na dadating, pakita ang ganda ng paghanda. Ayan, yes. Colleen. Inihaw. Oo, inihaw. Okay. And then yung chicken. Do you want to help? He's waiting. He's just waiting to taste. Yeah, you can put now the chicken Panayang here. Mo yan ni Billy. Napansin ko. Sorry. Isang kilo. Sorry. Okay. Ayan, chicken. There you go. Pause naman tayo para namnamin ang ganda nitong bilao poodle fight natin. Perfect ito for mga 4 to 6 people. Tama! Hindi naman kailangan parating punong dining table tuwing may poodle fight, di ba? Ang mahalaga, mukhang siksik at maayos ang ating presentation. One last tip! Pwede kayo maglagay ng fresh fruits. Pampaganda na ng presentation, panghimagas pa. Ayan, Sandy, na-plate na natin. Ang gandang tignan, di ba? Oh, Boodle fight. Prr, may inihaw na baboy, chicken inasal, merong nilasing na hipon, at may mga mangga pa pang himagas. Mm. Tsaka yung salad natin. Yung salad. Ayun. Yeah. Yan yung ano, nagbigay ng balance para healthy. Para hindi ka guilty. Para hindi ka guilty. Oh, let's go, pass sige, the plates. Ito yung kay Sandy. Ayan. Okay. So, Dig in. Ladies first. So, get some rice and get some salad. Get one of everything. Diba? Dito tayo sa mga pang-healthy. Oo. Dito tayo sa salad. At ako, hindi ako pwede mag sitaw. May gout. May gout ka. Ayoko aminin yan sa mundo, pero yan, may gout po ako. Sandy, ikaw. Sige. At saka, salad. Paano yun, naman ako kukuha? Nakaharang ka dyan. Nakabantay. yan ang pinakamasarap sa boodle fight. Kaya siguro tinawag nilang boodle fight kasi nag-aaway-away. Nagsisiksikan. Sabi ko nga, dinalagyan niya ng sili. Para ano umiwas ka pag makagat mo yung sili, lagot. Okay, tikman na natin to. Gusto kong tikman ang inihaw na baboy. Natikman ko na, masarap. Sarap. Papiling muna ako. Feeling ka muna. Ito, organized kumain eh, oh, si Colleen. Sobra. Parang nagpi-plating pa rin, Sir Sam. Pinakang gusto kong inihon na baboy yung salt lang eh. Yes. Huwag tayo mag-usap, galit-galit muna tayo. Kasi so, kumakain. But Billy, super ano sarap. Billy, ano nagustuhan mo? Lahat. Ikaw nakaka-relate. Hindi ka pa nakaka-relate.
Ano saan? Game. Ayan na, si Colleen makakakain na. Hinimay na niya yung hipon niya. Ilabas na ang mga gout. Very organized, ano? Oo. Galing. Tayo, ano, Sandy? Wala, bara-bara. Totoo talagang balita, mga Marites. Hindi talaga mawawala ang pagkain tuwing may pagtitipon-tipon ang mga Pinoy. Pero malalaki din kasi ang pamilya ng mga Pinoy. Mm. So, in fairness, mga paraparaan din ng mga Pinoy pagdating sa pagkain. Yeah. Mga ihaw-ihaw, mabilis lang. Mm-hmm. Yes. It can feed so many sa pamilya. Kaya kami, as I was saying, my dad nga, di ba? Kasi foreigner dati ko, hindi siya masyadong mahilig sa mga ganito. Pero, buong bahay namin, ito paborito. Bala si daddy sa sarili niya. Mag-hamburger siya mag gusto niya. Can I scoot over? Ha? O ngayon, nagustuhan mo inihaw na baboy. Inihaw na baboy? Ako yung chicken, masarap rin yung chicken. Ako yung salata, in fairness. Mm-hmm. Mm. Which one did you like? Na-surprise ako sa inihaw na baboy. Simple lang, no? Yeah. Simple lang, pero I mean, palagi naman kami kung kumakain yan. Pero for some reason, masarap yung ngayon. Masarap yung ano, sandwich, yung salad mo. Yeah. No, masarap yung salad. Very super refreshing. Yung saltiness ng red egg, mm-hmm. yung alat ng bagong, yeah. di ba? Tapos yung lutong, tapos healthy. Tapos crunchy yung ano, yung sitaw. Mm-hmm. But I really think Filipinos are really known for their food. Oh. Lahat ng mga kaibigan ko sa mga hindi Pinoy, mga paborito nila, caldereta. Talaga? Parang sila adobo. Kumain ng caldereta? Mm-hmm. Especially sa States, sa New York. Like cooks and everyone. Mm-mm. Mahilig talaga sila sa Pinoy food. Adobo. Adobo, especially. Adobo. Mm-mm. Yan ang masarap. Kasi yung adobo, ang daming ano eh, variations, di ba? Parang more than 50. Sarap din ng rice, ah. Ang sarap nung nilasing niya hipon. Mm-hmm. With the sauce, with the sesame sauce and ano. Super. Super sarap. You know, before, we had the Filipino restaurant in Paris. Mm. Sometimes we would bring, ano, mangoes from the Philippines. Yung mga Francis, yung mga fine dining yun eh. That's yung mangoes talaga yun. Yeah, here. You know when they let go of the mangoes? Oh. Puti yung buto. Dahil sinisip. Parang ginagawa nila ng harmonic. Sinimot nila. Mapaproud ka. Oo. Sa mangga. So, tuwa ka pag nakita mo, binitawan nila yung mangoes. That's puti. My mango. Oh. That mango come from us. That's my mango. Exactly, yeah. Sa tingin ko, nakakadagdag talaga sa sarap ng pagkain kapag may bonding na nangyayari sa kusina. Pag pinaghirapan mo, mas nagiging meaningful ang kainan. At madaling i-prepare to, di ba? Assembly lang. Assembly lang talaga. Presentation lang. Pero pagkatapos niya, tingnan yung itsura. Ibig sabihin masarap. Oo, dinaanan ng bagyo. In summer. Perfect for family gatherings. Correct. Special occasions. Magbabarkada. Birthday, barkada. Correct. Tsaka parang mura na rin siya kung i-compare mo sa mga ganong kadami. Super. Oo. Tsaka ito yung dapat piniprepare mo sa bahay mo. Yeah. Diba? It's fresh. Kasi ihihawin mo. Mm-hmm. Diba? Yeah, tsaka kung ayaw mo mag-ihaw, let's say, ng gumamit ng uling, pwede mo naman i-prito yung yempo. Oo. Pwede mo namang i-bake yung chicken. Yung inasal, diba? Nandun naman yung timpla. Of course, iba yung may char na amoy from the charcoal. Yeah. But it's still doable, diba? Next time may balikbayan friends kayo, ito pakain mo sa kanila, ito nabibis nila sigurado. Yes, baka hindi na sila umalis sa bahay. Oh, have some mangga, panghimagas. 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 We thank you, Billy and Colleen, for coming. Yes, of course. It was such a pleasure having you because it's so nice to invite people who enjoy eating. Yes. Oh, yeah. Diba, no, Sandy? Yeah. Nakaka-proud na nagustuhan nila yung pagkain natin. Natin. Ang masasabi ko lang dyan ay, who you? Who you? Ngayon alam mo na, di ba? Hindi ba okay, Billy? Hindi natanggal yung taba doon sa iniwan na baboy. Binabalot ko eh. Sabi ko eh, nawawala yung ano ba? Hindi na kailangan niya. Mas nauuna pa nga yung taba kaysa sa karne. With that, we'll see you next week for one of our shows again. And I hope you try this at home because trust me, you will love this. Oo, masarap. Magbabalik po ang Lutong Tasa next week, kaya huwag niyo kaming iiwanan. At for sure, marami kayong matututunan na bagong recipes. Maraming thank salamat. You see you, Billy and Colleen. Thank you again. Thank you. Who you? Who you?